Ayan, welcome back po mga boss. Dito na naman po tayo, nagbabalik. Meron po tayo rito ngayon 50 inches LG Plasma TV. At ang problema po niya ay may sounds po siya, pero walang display. Wala po siyang picture. Nagpapasalamat nga po pala ako sa mga nakapag-subscribe na sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, bago natin umpisahan, subscribe na po. At pakihit din po ang bell button para updated kayo pag may mga bago tayong i-upload na video. So ayan na po yung loob ng TV natin, Plasma TV. At ito po yung motherboard, yung Zay Sustain board. Control board. At SMPS o power supply. Tsaka YSUS board. YSUS 10 board. Ito naman po yung kulay green. Yan. Ito po yung Y drive. Dalawa po yan. At pinagdudugtong ng flat wire, FFC cable. Yan po. So, check po natin yung voltahe. So, naka-standby pa po siya. Switch on natin. So kung titingnan po natin yung keycon o yung control board, nag-glow po yung LED nya, yung indicator nya. So susukat po tayo ng voltahe. Tingnan natin kung kompleto, bakit walang display. So una po natin susukatan, since may sounds naman siya, kaya dito tayo mag-focus sa YSUS tsaka ZSUS. Mag-sukat po tayo ng voltahe rito. Saglit. Set po natin siya sa DC. So check po natin yung BS 205. Ayan, meron po siya. 204.7. Nakalagay po rito sa may sticker niya, sa may panel, yung voltahe. May 205, BA 55, saka yung 5 volts niya. So tingnan natin kung kompleto. So yung 55 niya, meron po siya, may 55 volts. Ayan. Yung sa 5 volts naman, ayan, meron din po siya. So ibig sabihin, kompleto yung supply ng YSUS and ZSUS and ZSUS. Kaya kung makikita po natin, nagbiblink po yung ticket niya, ibig sabihin, gumagana po yung circuit, okay yung motherboard, pati yung indicator po yan na gumagana po yung YSUS tsaka ZSUS niya tsaka motherboard. Kasi pag may short po ang YSUS o kaya ZSUS, hindi po yan magbiblink. So focus po tayo sa may Y drive. Itong YSUS na to, may chance na buo yan. So check po natin isa-isa yung IC. Makikita po natin. Ito po, ayan yung isang Y drive nya. Putok yung IC. At samantalang itong iba ay okay siya. Yung isang ano lang, yung isang Y drive, may problema yung IC niya. Ito malinis. Ayan.
Ayan, malinis. So, malinis din. Ayan, malinis. Okay, pagdating dito sa kabila, ayan, may problema. Ayan, may kita nyo po, putok yung IC. Sunog po yung IC niya. Ayan po. Pero yung iba, okay naman siya. Ayan. Ayan. So, wala po tayong pamalit na IC. Kaya papalitan natin siya ng buong wide drive board. Tsaka natin i-testing ulit. Ito po, yan po yung putok na IC. Sunog po siya. So, kuha tayong pamalit. Ito po, ito yung papalit natin. Ang number nga pala niya ay EBR717-36801. Labo sa camera. Parehas lang yan sila. EBR 717-36801. So, kabit na po natin. Ayan, testing na po natin. Saksak natin. Ayan, nag-glow yung LED niya, yung indicator niya. So, check natin kung may picture. Ayan. Ayan,
Ayan po, may picture na. Okay na po yung TV natin. Sa wide drive po ang problema. Ayan, try po natin kung buo na yung picture niya. Lagyan natin ng input signal. Ayan, ayan, okay na po. May picture na yung TV natin. So, kung nakatulong po sa inyo ang video na to, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo pag may bago tayong i-upload na video. At shoutout nga po pala kay Mr. Ronjen Flores ng Cabuyao, Laguna. Masugid nating sagasubaybay. Salamat po, sir. At muli din po ako nagpapasalamat sa mga nakapag-subscribe na sa channel ko. Maraming maraming salamat po.